Mahigit 3 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa kabuhayan ng mga manging isda ang dulot ng oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Mindoro noong Pebrero. Pero ilang buwan na ang nakalipas, ang pinsala patuloy pa rin. At ang halaga ng damage, posibleng tumaas pa. Kapaligiran at mga pangisdaan apektado pa rin ng oil spill sa Oriental Mindoro. Umabot na raw sa 7 bilyong piso ang halaga ng pinsala lagpas 3 buwan na mula nang lumubog sa karagatan malapit sa Nauhan, Oriental Mindoro ang MT Princess Empress. Isang industrial tanker na may kargang mahigit 900 litro ng langis. Ang resulta, isang malaking trahedya. Sa latest update ng DENR, mahigit 7 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa kapaligiran, partikular na sa Mimaropa at Western Visayas regions. Libo-libong mangingisda kasi ang nawala ng hanap buhay dahil sa ipinatupad na fishing ban. Susunod mga mangingisda sa Oriental Mindoro, kamusta na kaya ang kabuhayan 3 buwan matapos ang oil spill? Mahigit 24,000 fisher folks ang nawala ng kabuhayan dahil sa oil spill sa Mindoro. 3 buwan matapos ang insidente, kamusta na kaya sila? Teenager pa lang ay nangingisda na si Mang Aldrin Villanueva. Pero nang magkaroon ng oil spill noong Pebrero, biglang nagbago ang kanilang buhay. Hindi makapalawat ang mga mangisda. Kaya malaki ang nang nawala sa mga mangisda na kabuhayan. Sa pag-susuri ay bagsak pa rin ang katubigan ng bayan ng Pula. Kaya hindi pa rin kami makapalawat. Deep well na pinagkukunan ng inuminang nadamay. Apektado talaga ng pagtagas na langis sa naturang source ng tubig, lalo ng mga poso, may tubig na tanker, pansamantala doon sila kumuha ng inumin. Dahil sa trahedyang ito, lalong lumalim ang pagmamahal ng mangingisdang si Mang Aldrin sa kalikasan. Ang dagat ang bumubuhay sa akin at sa aking pamilya, dapat tayong tumulong o magtulungan para mapanatiling malinis ang ating karagatan.